Why was the Church of San Carlos, under the patronage of St. Dominic, declared a basilica? There are three important reasons. The first reason is size. There are no small basilicas. A basilica is always large. In fact, when I submitted my petition to Rome, they asked me to measure the height of the ceiling. They asked me to measure the width of the church. They asked me about how many windows. They asked me about the size of the church. The second is antiquity. It means that it is not a newly built church. The church, the parish of St. Dominic, was founded in 1587 with a town. But this church is 250 years old. This brick church. Who among you is 250 years old? So, ibig sabihin, mas matanda itong simbahan sa ating lahat. The third is gravitas. Ang ibig sabihin po ng gravitas ay hindi gravity. Ang ibig sabihin po ng gravitas ay attractive. It means it draws people. It means it is magnetic. People come to this church naturally. Hindi hinahakot, hindi pinipilit, kundi natural na pinupuntahan ng mga tao. Yun ho ang gravitas. Kapag ang isang tao ay lapitin, meron siyang gravitas. Kapag ang isang institution ay gusto nating puntahan, pasyalan, gravitas po ang tawag doon. So tatlo, una ay size, pangalawa ay hindi na siya bata, hindi na siya bagong simbahan, at pangatlo, gravitas, attractive. Kaya kailangan si Father Mario ang rector ng basilica. Kasi kailangan ng size. Kitang-kita niyo naman, hindi siya bagong panganak. Hindi siya mukhang Santo Niño. At hindi na siya young clergy. Hindi siya senior citizen katulad ko, pero hindi na siya bata. Tapos na ang kanyang silver jubilee bilang pare. At ang huli, sabi ng mama ni Father Mario, siya ang pinakagwapong lalaki sa buong San Carlos. Kaya, sabi ng mama niya yun. Kaya, may gravitas din. Ibig sabihin, pwedeng mag-lead, pwedeng mamuno, at hindi siya iniiwasan. Sapagkat, mayroong magnet, at yung magnet na yon ay hindi Mario Sanchez. Yung magnet na yon ay Jesus in Mario. Jesus of Mario. Jesus through Mario. Yon ang dahilan. Kaya lang, fiesta ngayon ng Santo Niño. Kabaligtan na naman yung sinasabi ng Santo Niño. Sapagkat anong lesson ng Santo Niño? To be little. Maging maliit. Ang Santo Niño ay ninyo ay bata. Hindi nga siya teenager. Sapagkat ang ninyo na pinaparangalan natin sa Cebu ay isang maliit na bata na nakatayo. Pangalawa, ang ninyo ay palaging malapit sa kanyang kapanganakan. Hindi siya teenager,
hindi siya adult at lalong hindi siya senior citizen. Pangatlo, ang Santo Niño ay wala talagang gravitas sapagkat ang Santo Niño ay naghahanap ng kakarga sa kanya. Naghahanap ng masasandalan niya because the child is always helpless. You do not ask a child to help you. The child is helped because the child needs to be fed, the child needs to be bathed, the child needs medicine, the child needs tenderness, the child needs care. Tingnan natin, sa basilika, kailangan malaki. Ang Santo Niño, maliit. Ang basilika, dapat matanda, hindi bagong gawa. Ang Santo Niño ay bagong panganak. Ang basilika may gravitas. Kapag may problema, pupuntahan mo. Kapag nangangailangan, masasandalan mo. Kapag nalilito, kakausapin mo. Pero ang bata ay walang gravitas. Ang bata ay naghahanap ng sasandalan. Naghahanap ng tutulong sa kanya. Naghahanap ng gravitas na mag-aalaga sa kanya. Paano na ngayon? Saan tayo pupunta? Sa basilikang malaki o sa batang maliit? Sa basilikang matanda o sa sanggol na bagong panganak? Saan tayo pupunta? Doon sa attractive na may gravitas o doon sa walang kapangyarihan sapagkat siya ay nangangailangan ng tulong? Ang sagot ay, nasaan ang Panginoon? Hindi natin hahanapin yung gravitas. Hindi natin hahanapin yung antiquity. Hindi natin hahanapin yung size. Ang hahanapin natin, nasaan ang Panginoon? At ngayon, sa pagtatagpo ng Piyesta ng Basilika at ng Piyesta ng Santo Niño, sinasabi sa ating lahat, ang Diyos ay nasa maliliit. Pero kapag nakakita tayo ng kadakilaan, katulad ng planeta na hindi pa natin napupuntahan, kadakilaan ng buong sanlibutan, dapat maalala din natin ang Diyos. Naalala natin ang Diyos kapag tayo ay bata, naalala natin ang Diyos kapag may birthday. Pero alalahanin din natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. At hindi tayo pwedeng tumanda ng walang Diyos. Ang pagtanda ay hindi tulong ng doktor at vitamins. Ang pagtanda ay biyaya ng Diyos. Ang gravitas, kung ikay gwapo, ikay matalino, ikay pinagpala ng Diyos, galing sa Diyos yun. Kung wala kang gravitas at wala kang attraction, kung wala kang kapangyarihan, Diyos din ang masasandalan mo. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi natin maaaring sabihin nandito lang sa kaliwa o nandito lang sa kanan. Ang Diyos ay hindi natin maaaring sabihin nasa itaas lang siya o nasa ibaba. Ang Diyos ay hindi natin maaaring sabihin nasa harapan ko o nasa likod lamang. Hindi. Ang Diyos ay nasa white, ang Diyos ay nasa black, ang Diyos ay nasa kaliwa, nasa kanan din, nasa ibabaw mo, nasa ilalim mo rin, nasa harapan mo, nasa likod mo rin. Kung malinis ang puso mo, makikita mo na ang Diyos ay hindi lamang pang gravitas, kundi pang helpless din. Ang Diyos ay hindi lamang pang old age, kundi pang birthday din. Ang Diyos ay hindi lamang pang malaki, kundi pang maliit din. Sapagkat binabalot tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. That is what is proclaimed today. God is everywhere, in the little and in the big, in the attractive and in the forsaken, in the helpless and in the powerful, in the young and in the old. God is everywhere. At sa pagsisimula ng ating buhay bilang pamayanang Kristiyano ng Minor Basilica of St. Dominic,
tandaan natin, pagdating ninyo sa basilikang ito, naririto ang Diyos. Pero pagpunta nyo sa palengke, huwag nyong iiwanan ng Diyos sa simbahan. Paglabas ng bahay, dala natin ang Diyos upang tagpuin ang Diyos. Sa pamamalengke, sa pagmimeryenda, sa pamimili, sa paggawa ng damit, sa pagmimiting, sa pagtatrabaho, 24/7 belongs to God. This minor basilica now belongs to the Pope, but the whole universe belongs to God. The Pope, no matter how powerful, cannot say, the universe is mine. God, in His littleness, says, I have made the universe, I am holding the universe in the palm of my hands. Mapalaki, mapaliit. Mapa-attractive o mapa-hindi pinapansin. Mapabata o mapamatanda. Ang Panginoon, sana makilala natin sa lahat ng sandali.